Yan guys, andito naman tayo ngayon sa dalawang hektarya natin ng tututo. Ito po ay foundation. Pero itong nasa harap po na ano na palay, hindi na po natin sakop yan. Yun, dun sa may placard lang po. Bali, itong mga pumupuntang sumusulong, mga taga field rice po yung mga yan sa CES, sa Central Office sa Nueva Ecija. Dito po sila ngayon sa atin sa Isabela para i-document po at i-inspect po itong pinatanim na foundation. Kasi contract grower po nila tayo dyan. Titignan po nila lahat yan. I-document po nila yung mga nakita nilang mga off-types, mga halo. At kung tapos na po, mag-evaluate sila ng recommendation sa atin. Ayan. Dito na po tayo sa taas para ma-view po natin ng maganda yung ano, yung palay natin, although medyo may kalayuan kaya pasensya na po. Ayan. Tanghaling tapat po yan. Late upload na po pala ito. Kuha pa po ito nung 10 days ago. Ayan guys. Ayan. Siya nga po pala, marami po silang pinatarim na tututo kasi yan po talagang hinahanap ng mga tao pag wet season, tututo. Takot po kasi sila sa malalakas na ulan, hangin at bagyo dito sa amin sa Isabela. Kaya pag wet season po dito is puro tututo ang tututo po ang tao kasi alam naman po natin ng tututo eh matibay po sa hangin. Ayan. Yan po ang payo sa mga farmers na gustong ng ibang variety eh tututo po pag wet season para hindi po dadapain matibay sa hangin. Ito rin po yung area natin ng triple 2. Yan. Bali, ano naman po ito. Registered po ang source nito. Ipapasok po natin sa RCEP. Ito po yung main canal namin dito sa Isabela. Sa bukid namin. Yan. Medyo maano pa ang tubig. Ito po eh. Tapos na rin po itong narugingan. At papasadahan ko na lang po ulit sa final inspection ko. Ako po mismo ang titingin yan. Kaya para mas okay. Ayan pong maganda sa tututo. Maani po yan kahit papano. Yung 1.5 hectares po natin na pinaani lang po natin eh. Naka 188. Kaso hindi ko lang naka-vlog. Na-vlog at wala kasi ako nun. Hindi ako available. 188 po, 1.5 ang area, eh nag-average naman po ng 57-58 ang kilo kada kaban. Ayan. Ito po ang tinatawag nilang national inbred variety. Insect RC222. Malakas pa rin pong umano yan, kaso nga lang po, matigas po na gawing kanin. Pero dito po talaga sa amin sa Isabela, tinatalo po niya ng mga hybrid. Although malalakas din po talagang umano yung mga hybrid, ang problema lang din naman po kasi kung minsan pag sa hybrid, medyo susceptible kasi sa mga sakit. Yun lang naman ang napansin ko sa kanila. At ayan nga po, maraming salamat po sa inyo. Sa mga hindi pa po nakapanood at na kapag subscribe ng channel ko eh, sana po yung mag-subscribe na rin po kayo at ma-hit naman po natin kahit 500 subscriber lang. Ano po? Salamat po.